So, welcome back mga kalapatid sa aking channel, ano? Gusto ko sana po uli kayong i-update sa aking mga foundation bird at mga breeders. Kanina po, pag-gising ko kaninang umaga at kasalukuyan ako magpapakain, ay may napansin ako doon sa isang alaga akong mga breeders. Ito, at ito nga, sisimula na ako magpakain. Napansin ko, hindi umaalis yung inahin. Yung pala, mayroon na silang itlog. Ito. Ito pong kakna ito na naglilimlim ay galing po sa aking kaibigan na si Mr. Alan Barcon. Sa kanya po itong ibon na ito, pag-gift bird po niya sa akin. Papasalamat po ako sa kanya dahil binigyan niya po ako ng isang kauna-unahang foundation bird galing po sa kanyang loft. Ayan, naglilimlim na po siya. At ito naman pong inahin na kapares niya ay ayan. Ang linya po nito ay TDV, as in Teddy De Vera po. Ayan po ang aking kauna-unahang foundation cock galing po kay Mr. Alan Barcon. Dinayo ko po yan sa Das Marinas, Cavite. Papasalamat po ako sa kanya. At binigyan po ako ng kanyang linyada. Ayan. Sana po ay maging successful ang itlog nila. Ayan. At ito naman po mga kalapatids. Papakita ko po sa inyo ang iba ko pa pong foundation cock na bigay po ng aking pamangkin na si Mr. Harvey Arcega. Ayan, papasalamat din po ako sa kanya at binigyan din niya po ako ng foundation bird. Ayan. At dalawa po yan eh mga kalapatids, ito pa po ang isa. Ayan, yan po ang isa, bali dalawa po. At ito pong isang ito, itong milky, ayan, kinuha ko po sa isang kapitbahay namin. Ayan, pinaris ko po dito, sabigay po ni sa kalapati, nabigay sa akin ni Mr. Harvey Arcega. Ayan, sa loob po niya ito, pinakakarera niya po ito. Lahat po ito mga kalapatid sa mga finisher, mga pangkarera po. Ayan. Ito pa po ang isa mga kalapatid sa aking mga foundation bird. Ayan, milky. Puro milky po. Ayan. Tatlo po ang aking milky. Ayan, mga kalapatid. Inyong nakikita ang aking mga foundation cock. Siguro po ito mga kalapatids, itong breeders na po ito ay malapit na rin po mag-itlog. Yan. Ito pong nasa kabila mga kalapatids na foundation bird ko galing po kay Mr. Alan Barcon ay kakukuha ko lang po kundi ko po malimutan kailan ba ako nagpunta ron? Mga last October siguro o first week po ng November, mga ganun po. Ayan, mabilis po silang nakapag itlog. Mabilis po. Ayan, makabilis po silang mga nag-itlog. Ayan. Ito po ang kanilang ito po ang kanyang partner. Ayan. At ang pinakalas naman po natin na talaga namang kahanga-hanga na ipinagkaloob sa atin ng Poong May Kapal at sa pamamagitan po ng Bio Research Bio Pigeons. Ayan mga kalapatids, pakikita ko po sa inyo ang bigay sa atin ng Bio Research at pinagkatiwala po sa atin ang ganitong klaseng kagandang ibon mga kalapatids. Ito na. Ayan mga kalapatids, coming from our foreign supplier. Ang bloodlines po nito mga kalapatids ay Muleman Pure Line, coming from
Bio Research, Bio Pigeons. Imported po, mga kalapatids, imported. Ayan. Ako po ay personal nang galing sa kanilang malaking tahanan ng racing pigeons industry. At nasaksihan ko po, mga kalapatids, ang kanila talagang mga magagandang linyada ng ibon. Mga bloodlines, purong-puro po, mga kalapatids. Ayan, tingnan, nakikita nyo. Ayan. Kaya ako po hiniwala ito, mga kalapatids, ay gusto ko po siyang ihanap na talagang isang purong linya din na hindi naman po masasabing talagang may kakayahan din po na puro din ang ipapares ko sa kanya. Kaya iniwalay ko po muna siya at ikinukondisyon ko. Talaga naman pong wala akong masabi sa bio research, mga kalapatids. Ayan, galing po sa kanila yan. Pinagkatiwala po nila sa inyong lingkod ang kalapating ito. At nagpapasalamat din po ako, no, mga kalapatid, sa management po na bumubuo sa Bio Research, Bio Pigeons, sa mainit po na pagtanggap sa akin sa Bio Pigeons. Ito po ay matatagpuan, mga kalapatid, sa along Sukat, Sukat Road, Paranaque. Pagdating nyo po sa Sukat, mga kalapatid, sa mga hindi pa po nakakaalam, ay pagtanong nyo na lang po, pagdating nyo po sa Sukat, ang Bio Research, at alam na po ng mga jeepney drivers doon kung saan po ang Bio Research, Bio Pigeons. Ayan. Marami po nagpupunta roon, mga kalapatids, at panigurado, magmula po, ako nga po ay nagpunta roon ng umaga. Nakauwi na po ako gabi na dahil po sa ako po ay itinur. Nagtour po ako. Itinur po ako ng butihing manager doon na si Mr. Alan Lee. In-explain po nila sa akin kung samot-sari na kung ano po mga linyada na nandoon. At meron po sila ipinapagawa, mga kalapatids, na condominium, napakalaking condominium, mga kalapatids. Pag yun po ay nagawa, ay sigurado babalik at babalikan ninyo ang Bio Research, Bio Pigeons, mga kalapatids. 101% na babalikan nyo ang Bio Research dahil po sa kanilang itinatayong magandang condominium para po sa mga magagandang linyada nilang mga bloodlines na kalapati. 101%, mga kalapatids. Ayan, ito lang po ang halimbawa nila ng inyong bloodlines nila. Muleman, Milky. Ayan, imported, coming from Bio Pigeons. Napakalawak po talaga ng ilang kanilang area. Subalit ngayon po ay under renovation, pero pagka po nagawa, mga kalapatids, ay talagang sisiguraduhin ko po sa inyo na hahanap-hanapin ninyo ang kanilang lugar pag inyo pong napuntahan at nasaksihan ang kanilang facilities doon. Pag nagawa po ang kanilang pinapagawang bagong modelo na natahanan ng ating mga ibon, mga pigeon racing, mga kalapatids. Samot-sari po inyong magugustuhan. Kaya't kung ako po sa inyo, free naman po ang pagpunta doon sa pre-entrance po, ang pagpunta natin sa Bio Research. At mayroon pa po nga pamerienda ang ating management po doon sa Bio Research. Kaya wala po kayong problemahin sa foods. Ang inyo lang pong gagawin ay tatanawin lang ang ating mga ibon doon ng mga may magaganda linyada at bloodlines. At kung may makarusunod na kayo, huwag po kayong mag-atubiling makipag-usap sa ating manager doon na si Mr. Alan Lee at sa mga crew staff. Sa mga crew and staff po, maraming salamat po sa inyo sa mainit na pagtanggap din ninyo sa akin sa Bio Research. Maraming salamat po sa inyo.
Siya nga po pala, mga kalapati. Bukod po sa kalapati, ako po ay nag-aalaga din ng African lovebirds. Ayan. Ayan po sila. Yung iba po ay nasa loob sapagkat po sila ay may itlog. Ayan, hindi po naglalabas. Ayan. Yung iba po, ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Ayan po ang aking pinagkakaabalan sa ngayon habang ako po ay nandito sa bansang Pilipinas. Pero mga kalapatid, habang ako po ay nasa abroad, hindi naman po nagtatapos hanggang dito ang aking pagbablog dahil talagang nasa puso ko po ang pag-aalaga ng mga ibon. At huwag po kayong mag-alala mga kalapatid, kung ano man po ang maitutulong ko sa inyo, kung may katanungan po na kaya ko pong sagutin, ay atin po yan sasagutin sa aabot po ng aking mga kaya. At mga kalapatid, huwag po kayong mahihiyang magtanong kung meron sa inyong malalapit na nag-aalaga ng ibon dyan sa inyo, fansir na makakapagbigay po sa inyo ng tulong para po sa inyong mga alagang ibon. O dili naman pa kaya po, kayo po ay magtanong o mag-research sa YouTube. Andiyan naman po si Google. Maaari po tayong mag-tanong. Click nyo lang po kung ano yung mga search nyo lang po kung ano yung mga gusto nyong itanong. At ito nga po. Ayan. Aking po ibabalik sa inyo ang aking mga foundation cap. Ayan. Ayan po, nagsisimula na maglimlim ang aking kauna-unahang Buena Mano na foundation cap galing po kay Mr. Alan Barcon. Nagpapasalamat po ako sa inyo mga kalapatid dahil po sa suporta ninyo sa aking channel. At taos puso po ako nagpapasalamat sa kaaya-ayang binibigay ninyo na suporta para sa akin. Hindi lang po sa akin mga kalapatid, ano, nagpapasalamat din po ako sa mga vlogger katulad po nila JB the Pigeon Fancier, Mr. Alan Barcon, Ray Peñasales, sino pa ba, Gio Danio, yan, at sa mga iba po na mga kalapatid sa vlogger, papasalamat po ako sa inyo sa dahil tinutulungan niyo po ako kung paano po magsimula dito sa aking ginagawang pagko-cover ng aking foundation kak, ano? maraming salamat po sa inyo. Ayan. Ayan mga kalapatid, ina-update ko lang po kayo sa aking mga kaganapan dito sa aking loft. Ayan, malapit na rin po siguro itong mag-itlog. Ayan. Ayan. Huwag po kayong mag-alala at aking pong ite-treasure ito at aking ipamamahala sa aking mga, sa aking may bahay at sa aking mga anak. Ang pagpapatuloy ng pag-aalaga dito sa aking mga breeders, mga foundation cap. At sinasabi ko naman po sa kanila na kung gaano po kahalaga sa akin ang pag-iibon dahil ito po ay nasa aking puso. Mula pa po ako kasi ng elementary ako, ito na po ang aking hilig, ang mag-alaga po ng ibon. Ayan. So, paano mga kalapatids? Hanggang dito na lang po muna uli. Hanggang sa ulitin po. Abangan po ninyo ang aking mga upload video sa susunod. Maraming salamat po sa inyo at paki-like and subscribe na rin po sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain po tayo ng poong may kapal.